expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suwanosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong kalagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero. Yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banatero. Boses ng ordinaryo Pilipino. Banatero, say walang makakaaman. Yan ang Banatero. Yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banatero. Boses ng ordinaryo Pilipino. Banatero, say walang makakaaman. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ito po, naglilingkod si Boss Dada. Ayun na nga, binabati rin natin mga Banateros International. Siyempre. Marami yan, mga taga-ibang bansa na nanonood. At excited na makibalita dito sa nangyayari sa ating bansa. At ngayon nga ho, napaka-init na mga usapin natin dahil po meron tayong makakapanayam na isa na namang ginigipit ng ating gobyerno. Ito talagang gobyerno na to. Ano ba talaga? May martial law na ba talaga sa Pilipinas? Silent martial law. At saka, ang nakakapagtaka ha? Mm. Oo, breaking news ito, pero... Breaking news na SMNI lang pumikap. Anak kayo ng wedding, oh, kayong... Nabusalan, no? Kakaiba, kakaiba talaga ang mga kaganapan ngayon. Oo. Parang tayo nagbabalik sa dekada 70. Oo nga, grabe. Yung dati yung mga panahon noon na... kontrolado ang media, no? Buti talaga may SMNI, eh, no? Na talagang naglalabas ng katotohanan. At walang pinipigilan. At wala akong ano. Pinanganak na ba kayo noon? Ako hindi pa eh. Ako din. Siya. Pa ako pinapanganak noon. Pero ayun nga, syempre naikukwento naman sa atin yan ng mga tito-tita natin. Eh. Yun. Oo, maraming nagsasabi ngayon na tila nararamdaman daw muli yung oppression at yung pagkitil sa pagpapahayag at yung mga kalaban sa politika tila mo kanilang tinatrabaho. Yun ang hindi magandang mga nangyayari ngayon. Basta so, ano eh, Noel, ikaw ay nagsasalita ng hindi maganda sa ating gobyerno. Eh talaga nga namang medyo iba. Iba kanilang pananaw dito. At parang sensitive masyado. Chilling effect ang ano nito, ang hindi maganda rito. Kasi meron ng chilling effect sa mga vloggers, dahil alam naman natin, merong mga pagkakataon na ang mga vloggers ay gustong kasuhan. Chilling effect para sa media, dahil kita naman natin ang nangyari sa SMNI. Nagtanong lang tungkol sa yung allowance nila sa kanilang... pasyal, hindi naman pasyal, ano? Sa kanilang pagtrabaho, Hindi, pasyal yun. Pasyal. Pinaganda mo pa, namasyal lang naman sila. Ano ba trabaho noon? Trabaho ng presidente yun, hindi naman trabaho ng speaker yung pag-alagala sa ibang bansa. At ito, diba? Ang nangyari sa SMNI, hindi ba? So, wala nang prangkisa sa Kongreso. At pagkatapos naman ng media, nagsimula sa vlogger, napunta sa media, ngayon naman sa mga opisyal ng pamahalaan na medyo sumisimpatya sa parang lumalabas na oposisyon. Basta na Duterte tag ka, lagot ka. Oo, dati nakakabingi din ha, yung nakakabingi ang katahimikan ng ibang mainstream media. Hindi lang mainstream media ha, nasaan na yung mga makibaka, huwag matakot. Ay, oo. Nawala na sila, nawala na ha. Dati, punong-puno yung rotonda sa mga nagrarally, noise barrage. Pero ngayon, nakakabinging katahimikan. Yung mga dating nagsusunog ng effigy ng Pangulo, consistent yun, ha? Mm-hmm. Lahat ng Pangulo. Yun. Sarap buhay. Oo, nagsusunog ng effigy. Ngayon, wala, ha? Mm-hmm. Mukhang talaga namang nagtatabaan ngayon itong mga kaibigan natin dyan sa kaliwa, ano? Oh, sarap ng buhay nila.
Maganda siguro bigyan natin sila ng background itong susunod na guest natin. Tungkol ano ba nangyayari ngayon? Kasi ito, as in, wala ho kayo mapapanood sa mainstream. Talagang sobra na nagkakagulo dyan ho sa may Tagum eh. Eh, tapos wala ka naririnig. Ano bang balita dyan? Kayo, ano bang balita nyo? Eh, kayo, Coach Oli. Puro sa SMN lang na nagbabalita. Wala actually, sa DJ. Ano eh, wala talagang ano, walang tunog nga ito. Gawa ng hindi nga ito pinick up ng media. Pero nakilala po itong si Kuya Gov noong siya ay tumistigo or nag-expose patungkol doon sa AICS. Yun daw mga ayuda. Oh. Eh tila mo according to him eh ginagamit para sa PI. PI. So itong gobernador na kakausapin natin ay against siya sa PI. At siya yung naglantad. At siya ang naglantad noong anomalya sa pagbibigay na paggamit ng ayuda na para sa mga mahihirap na ang sinabi ang figures ay may yung 5,000 daw yung 1,000 lang ang nakakarating doon sa benepisyaryo. Aba, commissioner. Commissioner. Oo, yung 4,000 napupunta sa commissioner. Oh. O may 10,000 tapos yung 1,000 lang din ang napupunta sa beneficiary and then yung 9,000 sa commissioner. So PI yan, PI. Sinasabi nila na tila mo. Eh, sino tila utak? Mo ginagamit ito. Sino utak ng PI? Ayun ang... Si TI. Si Tambaluslos Initiative, di ba? Oh. Alam naman natin yan na talagang itong si Tambaluslos. Kamusta, Tambaluslos? At kinakamusta ka namin dahil ano to? Utos mo ba ito? Itong bagong nangyayari na to sa Tagum ngayon? Itong pagsususpende? Ito ba ay utos mo? Bukod dyan, ha? Ito pong gobernador na ito ay hindi po, kumbaga, ang Maisog rally, prayer rally, yung peaceful prayer rally ng Maisog, supposedly, gaganapin yan sa Bulacan. Pero hindi po yata sila napagbigyan ng Bulacan. So, naghanap sila. At ito lang po ang nag-accommodate itong Davao del Norte. Kaya... sa Sabado, supposedly, gaganapin po yung Maisog peaceful rally dyan sa nasasakupan ni Gov. So, ano ang dating sa inyo nito? Tapos bigla siyang sinuspende, no? Oo. Hindi ba timing lang yun? Sa tingin mo, grabing timing nun, ano? Another, too much of a coincidence na naman na nangyayari. Grabe. Oo, pero bago tayo pumunta dyan, eh, batiin muna natin yung mga vlogger na nandito. Oo. Si Ka Spencer. Yun. Nandito. Murana. Taga-Hangkang yan eh. Mm-hmm. Si Master Judea. Ayun. Yan. Si Jojo Di Guzman. Mm-hmm. Si Buster TV. Kaya matitindi. Yan. Si pambansang loyalista. Ang loyalistang hindi na loyalista. Hindi na loyalista yan. Oo. Dapat... pambansang nabudol na, palitan mo na. Oo. Bakit pa loyalista? At syempre, yung ating mga masusugid na taga-subaybay, si Dario Arellano ng Valenzuela City. Magandang gabi sa'yo, happy viewing. Syempre, yung ating mga pinakamamahal na loyal na banatero, si Nanay Morning Dew, si Sheila Q, at itong mga malulupit na mga tropa pits natin dito. Si BMR ata, nabati ba? Ay, BMR, magandang gabi. Sino pa ba? Ang mga hindi pa natin nababanggit. Si Brothers Travelers. Brothers Travelers. Napakasigasig na... yan ay mga susunod, di ba, na iwawaran. Oo. Ngayon, mayroon text message from Elena Bino. Tama, pasyal-pasyal lang naman talaga. Anong papel naman ni Tambaluslos na laging sumasama kay presidente nyo? Ay, grabe naman yun. Grabe. Hindi, actually, ngayon lang yan eh. Itong panahon lang na to, administrasyon na parang, ewan ko kung bodyguard ba siya, bakit ganun, laki-laki niya. Tapos, sunod ng sunod. Hindi ba yung bodyguard ba yan? Ganyan alam ko, PSG nagbabantay sa presidente eh. Nanonood din pala si Jay Guevara at si Parak TV. Ayan. Oh, sino pa ba ang mga nandidine? Sige, mag-comment lang kayo dyan, ating babasahin. Oh, ayan. Siyempre, si Ian Harot, yung pinakamaharot na taga-subaybay ng Banateros, di ba? Pero alam nyo, hindi ba kayo natatakot, no? Pag talagang nadikit ka sa issue ng Duterte, issue ng PI,
Tsaka may mangyayari sa'yo. At saka malalaking tao ito, Coach Oli. Malalaking tao ito. Nakakatakot ito para sa mga normal na Pilipino na katulad natin. Na kung kaya nilang gawin sa mga ganito, ma-influensyang mga tao, malamang sa malamang, kaya rin nilang gawin sa mga katulad natin. Isang pitik lang tayo. Ayan, may nagsabi tuloy, may pag-asa pa ba ang bansa natin? Bakit parang walang ginagawa ang gobyerno? Puro na lang biyahe at panggigipit. Hindi, ano na yan? Dinagdag ko na lang yung panggigipit. Ay, nako. Yan din ang tanong ko sa taong bayan every time na naglalive po tayo. 12:30 a.m. lagi yan sa YouTube, Banat Bay. Talaga pong minsan napapaano ka na lang. May pag-asa ba to? Bakit? Ang dapat, ang check and balance ng gobyerno, dapat ang legislatura. Kaya lang wala eh. Yung mga congressman natin, tuta talaga ng ano, ni Tambaluslos. At ito siyempre, si Tambaluslos, hindi naman yan papalago sa kanyang pinsan. So, mukha talagang walang malabo yung impeachment. Sa Senado, ganun din. Diba si Subiri, parang rin yan eh. Kumakasip-sip lang din yan eh. Minsan, napapatanong tayo, kung saan ba talaga patungo ito? Kasi napakarami ng mga exposés, napakarami ng mga balita, pero nakikita natin na yung mga tao or yung gobyerno natin, parang hindi yata sila kinakabahan sa mga pinaggagawa nila. Kasi tingnan mo ha, nagsimula daw itong kaso na ito sa simpleng recall ng sasakyan na ginagamit nitong complainant, kasi hindi naman daw ginagamit itong sasakyan na ito, kanyang munang inirecall at pinagamit doon sa walang magamit. So ganun lang, doon lang siya nagsimula. Tapos ayan na, nanganak. Tapos ito matindi ha, parang last year lang yan. Tapos suspendido na siya kagad ng 60 days. Pero may mga nababalitaan tayo na may mga reklamo din na mga kongresista natin, ha? Yung inexpose ni PRRD na may mga kongresista na mayroong mga construction companies na di umano ay ifinafunnel ng DPWHD umano, ha, yung budget doon sa mga kumpanya na pag-aari or construction firms na pag-aari din nitong mga kongresista. At may kaso sa ombudsman, pero bakit hindi sila na sususpindi katulad ito nito? Ba yung si Zaldico? Ito ba yung tinutukoy? Tama ba ho ko? Yun yung nababalita na meron daw di umano, Congressman Zaldico. Hindi mo pa sinasagot yan. Yan ang tanong ng taong bayan. Ako, hindi ako naniniwala dahil mayamang ka naman talaga, milyonaryo ka. So, saan mo naman kukunin yung pera mo, di ba? Malay mo kung napupulot mo lang yan dyan sa tabi-tabi. Pero yun ang tanong ng taong bayan. Ikaw ba talaga meron ka daw bang mga construction firm? Yan ang kailangan masagot. Actually, ito ha, feeling ko lang naman, itong gobyerno natin talaga nai-insecure kay Pastor Kibuloy. Mm-hmm. Kasi si Pastor Kibuloy, di ba, alam naman natin, sabi niya, appointed son of God siya. So, gustong daigin ng gobyerno to yung pagiging appointed son of God niya. Kaya, mahilig mambuhay. Kaya lang ang binubuhay dito sa gobyerno, yung kaso. Katulad nitong gob na ating kakausapin, matagal na yung kaso na yan. Binuhay na naman. Tulad ng ginawa din kay Pastor Kibuloy. Matagal na kaso na dismiss na, binuhay. So mukhang mahilig bumuhay ng mga namamatay itong gobyernong ito eh, no? Di ba? So, para talaga silang nanunubok. Kasi parang puros taga Mindanao to. Visayas at Mindanao. Yun na nga yun. Tevez, basta Duterte dyan. Tapos Kibuloy from Davao. Duterte from Davao. Tapos si Inday Sara, Davao. Tapos mga taga Davao na ito, taga Davao din, Davao del Norte. So tila mo yata minamaliit natin ng mga taga Davao. Davao mag-ingay. Hindi, alam nyo, di ba sa Sunday meron yung Maisog. Maisog. Saan yan? Sa Tagum, di ba? Tagum. Nako,
Kakaiba yung mukhang mas maraming dadalo ngayon dyan dahil sa ginagawa nilang panggigipit kay Gov. Itong maisog. Kaya kung gusto nyo man talaga marinig ang mga pangyayari, eh, punta po tayo dun. No? Init na nga ang tao. Galit na galit. Kanina, nag-live po ako talagang, ano na ba nangyayari? Yan ang mga tanong. Meron ba tayong pag-asa pa? Eh sabi ko, eh, kayo eh. Nagpabudol kayo. But anyway. Pero totoo bang galit na galit sila? Oo. Hindi. Gusto nila ng kung ano-anong gawin natin, eh, hindi sila nagla-like at saka nagsishare. Oo, oh, like muna. Share-share niyo itong like, video like na to. Share naman kayo. Kasi gusto natin ng pagbabago, pero hindi tayo nagla-like at nagsishare. Pero may tanong ako, kasi kanina nabasa ko eh. Oh, may nagkomentaryo. Mas masahol pa daw yung administrasyon ngayon kaysa yung administrasyon. Wag ko nang banggitin, patay na eh. Administrasyon ng Dilaw. O ano sa tingin nyo? Sino mas masahol? Actually, parehas. Kasi pinagbawal na din yung wangwang at saka yung sirena ngayon. Parehas na parehas. Parehas na parehas. O, kanina nakita ko eh sa social media na pinagbabawal na daw yung blinkers at saka yung wangwang. So ano ang accomplishments mo? Bawal ang sirena, bawal ang wangwang. Nako, delikado. O, kaya yung may mga ano dyan, ha? Yung may mga wangwang dyan. Oops! Actually, alam nyo, itong ginawa niya, dahil ginawa ito nung dating si Pinoy, di ba? Ginawa ito ni Pinoy. Ito'y ano, para pagtakpan yung mga pagkukulang. Para, di ba, siyempre, magiging issue yan. Which is maganda naman. Maganda naman yung pagbawal yan na yun. Kaya lang, iyano'y para matakpan yung malaki pang problema ng bayan. Di ba? Para dyan tumuon yung isip ng tao na, oy, meron palang ginagawa. Pero sa totoo lang, napakababaw na ho na itong mga issue na to. Kasi, hindi mo na kailangan paulit-ulitin yan eh. Nasa batas na ho natin yan noon pa. So, kung yan, inulit mo lang, anong bago dyan? Di ba? Ang maganda siguro, yung kung ano yung bago, yun ang i-ano natin, ipag-diina natin. Yun ang talagang dapat nating ayusin. Yung mga ginagawa na dapat ngayon, binabago na. Itong luma na ho itong batas na to eh. Ewan ko ba, para lang may pang tapal sila sa mga issue. At saka bukod dyan, yung Caloocan, meron yatang isang bagong barangay na isinilang dyan. Oh, so, pinirmahan ng Malacanang na may isang bagong barangay na binuo. Bakit? Ewan ko. Baka mas importante yun kaysa sa 20 pesos na kilo ng bigas. Yung bugas na yan, eh, no? So, inaantay lang po natin si ano, sabi nito, sabi ni Wataman Vlog, mga idol, paabot kay Mr. PBBM, ihinto muna ang pag-travel lagi. Solusyonan niya muna ang problema dito sa bansa natin, yung mga bilihin, mas lalo nang tumataas. Pasuyo, mga idol, maaawa naman sila sa mga Pilipino. Ayan. Correct? So, nananawagan kami sa administrasyon na i-prioritize po yung basic needs ng mga Pilipino. Ayan po ay yung affordable na ano, pagkain. Yan, unang-una yung bigas. Oh, wala pa tayong ano dyan, ha? Wala pa tayong balita dyan. Wala na yun. Doon sa mga nag-aantay, inaantay lang po natin si Kuya Gov, no? Lagay nyo, ilista nyo na. Lagay nyo yung mga inyong mga questions para masagot mismo, mabanggit natin kay Kuya Gov. Galing mismo sa kanyang bibig, siya sasagot. Ano bang kalokohang nangyayari dyan? May suspindi pa. Oh, tapos, may rally. Masyado namang timing ata yan. Sabi ni Shane Suba, di naman marinig na binanggit ng kano ang West Philippine Sea. Takot ang kano sa China dahil wala namang West Philippine Sea sa mapa ng kano at ng mundo. Naku, West Philippine Sea, isa pang smokescreen yan. Isa pa yan kung ano-anong pinipick up nila. Yung gentleman's agreement. Yung ba yun? Hindi na matapos-tapos yan. Paulit, ano bang hindi nyo maintindihan dyan? Kanina lang nadinig ko, pinaliwanag yan ng mabuti ni Atty. Panelo. Paulit-ulit na yan, tapos pipick upin nyo. Hindi nyo pick upin, kayong media, pick upin nyo yung drug war ni Mayor Baste ng Davao. Yung mga ganun na pinipick up nyo, paulit-ulit siyang ano? China, paulit-ulit eh. Explain mo ulit, Atty. Panelo. Araw-arawin mo kaya. Saan ba nanggaling yung ano, yung secret deal
yung salitang secret deal, Banat Bay? Walang iba dun sa sinipa dito sa estasyon na to. Kay Mike Abbey na naman? Hindi ako sure. Walang hiya. Pero siya ang narinig si ko madalas na secret deal, secret deal. Hindi ata galing sa kanya. Siya lang ang gigil, siya lang yung nagpapalaki. Mga ganun-ganun pa yun eh. Pag nagkagera kaya sa Pilipinas, ano kaya yan? Ano bang meron sa ano niyan? Pustiso ba yun? Kaya mga ganun-ganun. Diba mga pustiso ganun? Pag nagsalita. Pero narinig kasi natin na sinabi ni ano eh, ni Harry Roque nung una niya. Gentleman's agreement. Oh. Wala siyang sinabi ever na secret. Secret deal. Oo nga. Ayun ang pinaikot-ikot nila. So yan yung ano, yan yung pwede ko bang sabihin dito? Yan yung kanilang pinapalaki inaaraw-araw para yung mga utu-utu nilang fans, yun naman ang pinapakinggan. Eh, ang dami-daming topic na pwedeng pag-usapan. Hindi, alam nyo ba't hindi binabalita sa media? Busog ang media ngayon eh. Kasi nabalitaan ko ha. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, alam ko yan, dahil nasa PCO ko si Mocha nun, tumutulong ho tayo doon. Tinanggal yung budget ng media sa mga lipad ng presidente, si Pangulong Duterte nun. Wala silang budget. Kanya-kanya yan. Kanya-kanyang hotel, kanya-kanyang eroplano, kanya-kanyang pagkain. Tapos at the same time, nung panahon na yun, hindi sila sumasabay sa eroplano ng presidente. Kasi nga, kanya-kanya. Inis na inis sila noon dahil si Mocha nakaka-scoop, nauuna sa scoop. Ngayon, hindi na. Nakasabay na sila sa eroplano. Balita ko, libre na hotel nila, libre na mga buffet nila. So kung ikaw nga naman libre, lahat, pagkain, nakakabakasyon ka sa United States of America, eh sigurado ako, hindi ka babatikos at gusto mong tumagal yung presidente na yon kasi puro kayo libre. Di ba? May iba nga, may pa-laptop pa, may pa-NMAX pa. Naku po. Grabe ha. Tapos yung vloggers nila, Ensimada. Oo. Speaking of ha, kahapon, inireport yung panunood ng concert ng first family ng mag-asawa. Yung kanilang date na naudlot. So nanood sila ng concert ng isang batikang legend ng musika. Gusto mo sample lang kita? O, sige. Hindi, wag na. Kakanta sana. So, nanood sila mga bossing. Yung report ng mainstream media na napanood ko, it's as if sinasabi pa nila na sa kabila ng kanilang busy schedule, ay naisingit pa nila yung panonood ng concert. Pero kung si PRRD yan, kung si Duterte yan, umuwi lang, para magpahinga, ay grabe. Mayroon ng hashtag, nasaan ng Pangulo? Di ba? Ang tanong, sinong susunod na magko-concert sa Pilipinas? Ayun, hindi natin alam. Pero may mga nagsasabi na naririnig nila yung mga kanta ng mga idol nila, pero yung hinaing ng mga Pilipino, hindi nila naririnig. Tama. Oy, sana ulo. Yan ay sinabi lang dito sa comment section. Na-pick up ko lang. Grabe doon. Napunta sa... Hindi. Alam nyo, yan yung sinasabi natin. Hindi tayo nagre-reklamo dahil sa... tayo po ay... Kasi baka sabihin ng iba, porket hindi kayo sinasama, kaya hindi kayo sinaano, kaya nyo binapansin yung ibang media. Hindi ho. Ang problema ho kasi, pera natin yan eh. Pera ho ng tax ng bayan ho yan eh. Yung ginagamit na yan para ho ilibre itong mga media na to. Diba? Pera ho na. Tayo ho, naghihirap dyan. Diba? Bawat sahod natin, kinakaltas na yung tax. Bibili tayo ng pagkain, may tax na. Sana pupunta? Walang iba kung hindi doon sa mga sikmura nitong mga media na ito. Kaya nakakainis. Hindi naman yung dahil lang sa pinupunan natin sila, pero pera natin yan eh. Yun ang problema doon. Sa mga nanonood, don't get us wrong ha. Itong panood ng concert ng mag-asawang Bongbong at Lisa, wala namang masama doon. Oo. Walang masama doon. I mean, lahat naman tayo entitled dyan. Eh lalo na sila, may pambayad sila ng ticket. So, okay lang yan. Ang nakakapagtaka lang kasi, kung gaano ka-critical noong panahon ni PRRD, patungkol sa mga personal na mga bagay na ginagawa ni PRRD nung time niya, eh siya namang parang sobrang positive ng reporting ng ating media ngayon. Media. Yung dilawan,
Nagre-react ba? Wala. Oo. Kasi nung panahon nga ni PRD, meron pa silang hashtag, nasa ng Pangulo. May ganyan. Oh. Tulog si ano si PRD, matulog ka. Ay, na. Kalampagin nyo yung mga dilaw. Pero ngayon, wala. Ah. At sabi ni Jaymar, matalino, magandang gabi sa inyong tatlo mga sir. Ask ko lang po, bakit kaya iba ang sinasabi ni Attorney Roque about sa gentleman's agreement? Tingnan nyo tuloy ang mga Duterte ang naaapektuhan. Taga-Davao po ako. Naku po, ayan na sinasabi hindi, ko. Hindi, kaya nga ganito. Makinig kayo mga kababayan. Mula ngayon, huwag na ho kayong makinig sa kahit sinong magsasabi na sabi ni Duterte, sabi ni ganito. Meron hong TikTok account si Pangulong Duterte. Yan. Yun na lang ho. Kung ano yung sinabi niya doon, yun na lang. Roddy Duterte Official. Yan po ang kanyang TikTok. At grabe yan ho, pinapakalat ng kanyang assistant para ho kung ano man yung sinabi niya, yun lang. Yung mga ibang quote, galing kay ganito, o kahit sino pa yan, vlogger pa, o sabi ni ganyan, huwag kayong maniwala. Doon lang sa TikTok ni Pangulong Duterte. Yun lang ang inyong paniwalaan. Tandaan nyo ha, at hashtag, hindi mali, at Roddy, R-O-D-Y, Duterte Official. Yun po ang kanyang account sa TikTok. Pakilagay nga dyan yung TikTok account ni PRD. Pero nag-golf-golf siya doon, ano? Noong nakaraan, no? Napaka. Huwag na kayo maniwala. Dyan na kayo maniwala. Hindi ko alam din yung TikTok na yan. Kaya panawagan natin sa... Wala sa matatanda niyang TikTok, eh. Pambata yan yung TikTok. Friendster. Panawagan natin sa gobyerno at sa Pangulong Marcos. Dumiretso na kayo kay PRRD. Oo, total naman na you are all for unity. At meron naman kayo siguradong ano, meron naman sigurado kayong access or number na pwede niyo siyang makontak, pwede niyo siyang puntahan, papuntahin niyo siya dyan sa inyo. Pag-usapan niyo parehas, huwag po kayong nakikinig sa mga vloggers, sa media, o sa kung kani-kanino lang. Hindi kailangan, kaya pinapalaki. Ha? Baka pinapalaki lang din. Pwede, kasi nga, baka matuldukan kapag ka nag-usap silang dalawa. Pero yun ang panawagan ko na Presidente BBM, ano po tayo, diretso po tayo kay PRRD. I'm sure, ia-accommodate naman po kayo niyan. O, kasi siyempre si PRRD naman is all for nation building, di ba? Ayan, no? Pinost ni Ann Harot yung TikTok ni Pangulong Duterte. Ayan po, ah. So, i-follow nyo ho para naman updated tayo. Kung nasa iba kasi din daw, nasa Hong Kong, nasa ano, hindi daw pwede ang TikTok. Mm-hmm. So, ang gagawin na lang po namin, pag merong video announcement si Pangulong Duterte sa TikTok, sa aming YouTube, ilalabas po namin yan. Huwag naman iwala sa dalawa. Sinong dalawa? Sa inyong dalawa? Oo. Oh, o, yung dalawa sa umaga. Huwag nang maniwala sa amin. Kay PRRD, diretso na kayo dun. Para mas klaro. Ayan. So, magbe-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis. At magbabalik po ang programang Banateros. Yan ang Banateros. Yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros. Boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang congratulations, Banat Bay, Coach Oli, and Boss Dada sa inyong new show na Banateros sa SMNI every Tuesday and Thursday, 8 to 9 p.m. Ipaglaban natin ang katotohanan para sa ating bayan. Mabuhay kayo. May God bless you. Congratulations, Banateros, sa new show niyo sa SMNI. Mabuhay kayo. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahi arrahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum po. Pagbati po sa aking mga kaibigan na Banateros, si Banat Bay, Coach Oli, at Boss Dada sa inyo pong bagong show. Ito po ang magiging boses ng mga ordinaryong Pilipino. Boses na walang itatago, boses na totoo.
Kaya mga kababayan, abangan po ninyo tuwing Martes at Huwebes mula po alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, simula po sa 2 ng Abril, Panateros. Mabuhay po kayo. Congratulations, Panateros, sa new show niyo sa SMNI. Mabuhay kayo. Yan ang Panateros, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Panateros, boses ng orden. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan. Okay, nagbabalik ang Panateros. Hindi nakaligtas sa tuloy-tuloy na operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation or IACT ang mga sasakyan na may logo ng pulisya na dumaan sa EDSA busway kahit wala namang nire-respondihan. Sa pool din ang itim na SUV na may plakang number 7 na tumakas habang tinitikitan. Ayan, si Sheena Torno sa report. Sa unang araw ng balik-trabaho matapos ang long holiday, ay muling nagkasan ang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAI sa EDSA busway araw ng Huwebes. Ito nga ay para manghuli ng mga pasaway na motorista na dumadaan sa EDSA bus lane kahit hindi sila otorisado. Unang target ng SAI ay ang Ortigas Station ng EDSA Mandaluyong kung saan wala silang nahuling motorista. Pero isang itim na SUV na may protocol plate number 7 na gamit ng mga senador ang dumaan sa EDSA bus way. Dahil dito, agad siyang pinara ng mga tauhan ng SAIC upang kausapin at kunin ang driver's license. Pero habang iniisuhan ito ng ticket, ay bigla na lamang nitong pinaharurot palayo ang minamaneong sasakyan at iniwan na ang kanyang lisensya. Bukod sa itim na SUV, kabilang din sa mga pinara ng SAIC ang ilang government-owned vehicle ng Philippine National Police o PNP na kahit wala namang silang nire-respondihan o operasyon. Inamin ng mga pulis na ito na alam nilang bawal dumaan sa EDSA busway. Yun nga lang daw. May inahabol po kasi kami sa Prami. May pero pinapra- alam nyo bawal, sir. Opo, sorry po. Bakit po kayo napadaan sa busway? Sa ano, may emergency kami sa Prami kami. Pero sir, alam niyo bawal po. Okay na po. Maliban dyan, may tatlo pang pribadong sasakyan na may logo ng pulisya at isang nakamotor din ang natikitan. Sinubukan silang kausapin ng media para kunan ang kanilang panig pero tumanggi sila. Sinabi ng team leader ng SAIC na limitado lang talaga ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway. Opo, ano lang yung mga allowed sa PNP vehicle? Well, may mga emergency, mga operational po, mga operational na vehicle po. Kuha naman sa videong ito ang pagharurot ng itim din na SUV na may plakang 8 na ginagamit na sasakyan ng isang kongresista. Alas 9:30 ng umaga ng Huwebes din ay pinara ng tauhan ng SAIC ito matapos dumaan sa EDSA bus lane sa tramo sa Pasay City. Ngunit habang pinapara ito upang pahintuin ay agad itong tumakbo. Hindi na nakuha pa ng mga taga-SAIC ang lisensya o pagkakakilanlan ng driver at kung sino man ang opisyal na posibleng sakay nito. Ilan lamang ito sa mga nahuli at sinita ng mga otoridad matapos magsipagdaanan sa EDSA busway kahit pabawal. Sa inilabas naman na mensahe ng Department of Transportation, siniguro nilang wala silang sasantuhin kahit pa opisyal ng pamahalaan. Nakatakda ng maglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO sa driver ng SUV na may plakang 7. Ang MMDA naman ay tinayak din na mas paiigtingin pa ang operasyon ng EDSA busway lalo't tumaas ang bilang ng mga nahuhuling motorista. Hindi rin nagkulang ang MMDA sa pagpapaalala sa mga motorista patungkol sa EDSA busway policy. May susubok at may susubok.
kapag walang nakatingin. Then again, may mga tao kasing sumusubok. Kaya kahit nagtaas tayo, kapag wala sila nakita, tatry yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Nako! Ang lupit. Walang pag-asa ang Pilipinas. Walang pag-asa kung simpleng traffic rules lang, binaviolate mo pa, Diyos mio. Ito pero pa. Nakakapagtaka, walang lumalabas sa LTO kung sino yun. Eh may conduction sticker eh. Kitang-kita yung conduction sticker na, no? Pwedeng i-report yun, itanong sa LTO. Ayun, makikita mo, ayun, no? May conduction. LTO! Ninyo! Ano yan? Ba't hindi nyo man lang, ano yun yan, hanapin niya kung sino yung number 7 na yan? Tapos, kilala ko yan. Yung budget nyo? Si Jaworski yan. Kilala ko. Sino? Si Jaworski, number 7. Basketball player. Mamaya announce ko dun sa live ko, wag dito kasi madadama yung SMNI. Naku, yung parang senador, kilala ko yan. Yung 7 tsaka 8, kilala natin naku, yan. Naku, Diyos ko, yun nga ang nakakadismaya rito mga bossing. Yung mga gumagawa ng batas. Sila po ang lumalabag sa batas. 8 at 7, Diyos mio. Hindi, alam mo, sana okay yan eh. Okay, pero, sana, okay sana yan, kaya lang, paano kung mga motor lang yan? Naku, yung motor niya, pinagmumura pa siguro. Baka binidyo pang ganun. Oo, talagang ano. Pasensya na sa MMDA, ha? Alam nyo, lagi ko kayong tinatapik at talaga mahal na mahal ko MMDA dahil masisipag ko yan. Kaya lang, nasubok yung ano nyo kaya yan eh, kay Gob. Singson eh. Oo, nung nahuli nyo, para kayo, ay, si Gob Singson yan, si Gob yan, si Chabit yan. Para kayong mga nawalan ng yag balls eh. Biglang ano, yung tapang ninyo, nawala. Eh, nakakahiya naman kayo pagka ganyan. Huwag naman ganun. Kasi, ang mararamdaman ng mga Pilipino niyan, pag mataas, pag opisyal, mahirap sitahin. Pero pagka ordinaryong Pilipino, pagka naka-motorsiklo lang, eh, grabe yun kung hindi, wala ho kayong galang magsalita. Tapos pagka ganyan eh. Pero wala. Problema rin kasi, yung traffic talaga eh. Uh-huh. Yung traffic sa EDSA, isa yun sa talagang problema eh. Pero hindi yun pwedeng dahilan para lumabag tayo sa batas eh. Oh, unang-una sa lahat, kayo pa naman yung mga dapat na role model. Ang hilig ninyong mag-inquiry-inquiry, sumita ng mga mali nang may mali. Tapos kayo, may ginagawang mali. By the way, Ipokrito. Yung plaka, di ba pinagbawal na yung paggamit ng 8? May nilabas eh. Parang pwede daw. Pero ang tinanggal lang nila actually yung number 16. Hindi na mag-i-issue ng number 16. So yun lang ang ano, yun yung huling balita ko na pakinggan ko kanina. Pero yung the rest, pwede pa rin. Pero alam mo, iniwan yung lisensya eh, nung driver. Oo nga. Pwede eh. Pa rin nila i-trace kung sino tong senador na to. Kung ako sa'yo, gayahin mo si Gob, nag-sorry. Mag-sorry ka na lang din. Kung sino man yung congressman, mag-sorry kayo. Tsaka yung senador, sino kaya yung senador? Paras kayo, mag-sorry. Gayain nyo. Tsaka kaya criminal. Criminal ang mga yan. Mantakin mo. Nahuli ka na. Tumakbo. Tumakbo ka pa. Oh. So, dalawa yung violation niya. Sorry o takbo. Ang daling malaman kung sino niyan. Ipunta ka lang sa Senado. Sino ba naka-Land Cruiser dito? Makikita na kagad eh. Makikita mo yan. Lalo na yung conduction sticker. Di naman identical yan. Unique kanino yan. Driver yun, yung lisensya. Oo nga. Hindi, kasi alam mo, mayroong mga talahib na tinatawag eh. Yung peke, yung lisensya nila. May mga ganun eh. Kasi hindi mo iiwanan yung lisensya mo. Eh, dagdag kaso na naman yun. O, isa pag pa yun. Pag-trace mo ng conduction, tapos peke yung iniwan mo lisensya. So, kailangan klaruhin ng MMDA itong nahuli ba lisensya. Legit. Kung legit, hanapin na nila yung tao or ilabas na nila. Tapos kinonsinti pa nung senador. Dapat yan ang suspindihin. Ang dapat talagang ano yun dyan, yung LTO. Yung LTO, tinatago nyo yan eh. Alam nyo yan kung sino yan, ayaw nyo sabihin. Bakit yung tinatago? Takot kayo na mabawasan kayo ng budget sa susunod na deliberation? Ganun ba yun? Eh kung ganun din pala naman. Sara na kayo. Kung natatakot din pala kayo, eh wag na lang din. Di ba? Eh, ano ba yan? Anong klaseng... Sabi nga nila, ang batas ay dapat para sa lahat. Kung hindi rin para sa lahat, eh, wag na lang di ipatupad. So, etong ang guest natin na susunod eh. Kaya lang ngayon, nagbe-prayer vigil pa. Pero itong guest nga natin, ang simple, wala nga hong violation na nagawa. Sa katunayan, pinagamit lang niya sa opisina pa rin, ng kanyang munisipyo, yung sasakyan sa engineering, di ba? So, ibig sabihin,
gamit pa rin po, official pa rin yung pinagamit yung sasakyan, tas ginawa nila ng issue. Biglang binuhay yung patay ng issue at patay ng kaso, biglang binuhay ngayon. Yun yung ano, tapos eto, lantaran sa harapan ng bawat Pilipino. So nagkakaroon talaga ng ano dyan, nagkakaroon ng division ng mayayaman, makapangyarihan at yung mga ordinaryong Pilipino. O yan, Risa, imbestigahan mo yan. Patawag mo sa Senado, tingnan natin. Mm-hmm. Sabi dito sa text message, Marites ni Marites Velocido. Sobrang init na dyan or pa dyan ng panahon, tapos lahat ng mga bilihin ang mahal. Diyos ko Lord, napa-Diyos ko Lord siya ha. Okay lang sa mga mamamayan. Paano naman yung mga walang-wala talaga? O mayayaman pala. Paano daw yung mga talagang walang-wala? Yeah. Minsan nga, yung mga mahihirap, yung mga walang-wala, yun pa yung ninanakawan eh. Netong mga, ayan, di ba, may mga expose na yung ayuda na para sa mahihirap, kinakatkong pa. Kinakaltas. Okay sana eh. Kung mas malaki yung nakukuha eh noong benepisyaryo, hindi mas malaki yung kinukuha nung nagpapaayuda eh. No? Talagang may balita pa nga ako diyan, yung pinapadala spam. Mm-hmm. Pagdating doon sa binabigyan, 555. Ganun ang komisyon nila diyan. Sobra, sobra talaga. Mm-hmm. Sabi naman ni Fukui, Elizabeth, wag yang mga tungkol sa dagat ang ayusin. Yung kakainin ng taong bayan ang bigyan ng pagtuunan ng pansin. Sobrang hirap na ng taong bayan. Maawa na po lahat. Mahal po ilaw, tubig, dasal po na maayos na po. Nako, yun na nga lang siguro talaga, dasal. Oh, kasi wala eh. Parang bingi talaga sila eh sa mga panawagan ng mamamayan eh. So siguro, ipagdasal na lang talaga natin. Etong ang LTO, balikan ko lang yung sa LTO ha. Eh ngayon, tinatago kung sino yung number 7 na yan. Pero alam nyo ba, may kalukuhan pa tong LTO na naman. Naglabas ito ng administrative order na kung saan pinarirehisto na na ang light electric vehicle. At kailangan may lisensya daw. Pero hindi ko maintindihan, parang hindi ho sila nagbabasa ng batas. Kasi meron ho tayong Republic Act dyan eh, 11697, na kung saan eh, hindi ho nila sakop yung light electric vehicle. Yung pag sinabi mo kasing light electric vehicle, ito yung scooter lang na nakatayo. Yan yung pinag-aaksaya nila ng panahon, yung kailangan magkaroon ng lisensya yan. Alam nyo, una-una failure ninyo kung bakit nagagaganyan ng ating mga kababayan dahil failure ho ng DOTR na mag-provide na maayos na transportation sa atin. Tapos yan na nga lang yung way nila para mabilis makapunta dahil hindi matatraffic at the same time matipid ho ang scooter. Diba? Yan na nga ho yung way nila. Gagawa nyo pa ng rehistro. Gatasan nyo pa. Gagawa na nyo pa ng gatas itong mga kababayan natin. Eh, mahihirap lang po gumagamit. Siyempre, mga scooter, hindi naman e-bike ugan. Ba kasama dyan? Ang e-bike, hindi yan light electric vehicle. So, talagang dapat bigyan, irehistro yan at dapat may lisensya. Dahil, una-una, pumapasada sila eh. So, ano yan? Dapat talaga sila. Pero yung mga maliliit ng ano, dalawa isinama gulong. Pa nila. Oo, yung dalawang gulong na ang bagal-bagal. Wala pang ang 20, 25 ang takbo nun eh. Eh, pang ano nga yun. Nung panahon ni Duterte, yan yung ginagamit sa bike lane. So, allowed dyan. Ngayon, naglabas sila ng pautot na kesyo kailangan daw irehistro. Kailangan din may lisensya. Eh, iba naman po yan. Hindi naman po yan ginagamit sa main road. Kahit ikaw, hindi ka naman gagamit sa main road yan kasi bubusinaan ka sa bagal yan. Di ba? Kaya itong LTO, asan ang prioridad nyo sa buhay nyo? Parang nawawala na ho ata kayo sa ano eh. Yung mga plaka ba? May backlog pa ba kayo? Oo, wala na. Matagal pa yung plaka na yan. Bakit hindi yan ang atupagin ninyo? More than na lang kayo sa Lazada, meron pa yan. Tsaka yung mga ano, yung mga ID. Yung kasama ko sa trabaho kanina, pinakita sa akin yung ID niya kasi laki ng laptop. Ay, yung ano, yung kanyang lisensya kasi laki ng laptop niya. At ang palusot nila, ha, pinigil daw yan eh. Eh, pero naipanalo na eh. Naipanalo na ho yan. So, ibig sabihin, pwede nang i-distribute yung card. O, bakit iniipit kung meron na? Eh, siyempre, kung sino malakas sa LTO, yun ang iuunahin.
O para siyempre kikita yung mga may padulas. Oo, yung mga sideline diyan, di ba? Oh. Oh, by the way, tayo po ay live na mapapanood sa www.smni.com, sa website nila, then sa YouTube, DZAR 1026, sa Rumble naman, SMNI News, at syempre sa mga Facebook pages ng Banateros. Mm-hmm. Inaantay pa rin po natin. Pagpasensya nyo na, hayaan nyo na munang... pero ano naman eh, tuloy pa rin tayo, di ba? Inaantay lang po natin si Gob. Pero pag-usapan pa po natin ng iba pang mga issue. Oh, itong mga komento, basa tayo. Ang dami nga nagsasabi, nakaka-frustrate ang LTO. Hanggang ngayon, yung license natin, eh, papel pa rin. Grabe, no? Nakakahiya. Kunwari, pupunta ka ng ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, pinapayagan yung license mo muna, eh, kung turista ka lang. Tapos pag nahuli ka, papakita mo yung papel, oh. Baka pagtawanan ka ng pulis ng ibang bansa, ano yan? Grabe, kasimple-simple. Ano, sinirox nyo? Sa Quiapo. Oo, o sa, ay, sa Quiapo, sa Recto. Ang dami niyan. Naggalat, tapos yung gobyerno, wala. No, nakakahiya. Oh, gano'n ba kahirap mag-outsource ng materyales para dyan sa mga... Hindi, IT kasi ang balita ko, busy daw ang LTO. Saan? Naggagawa na naman sila ng order, pati yung mga skateboard, paparehistra. Walang hiyan. Biro lang po, ha? Pati skateboard, pati yung mga roller skate, baka kailangan nirehistro. Baka pati wheelchair, lagyan na nila ng rehistro at saka plate number. Pag kailangan pag nag-wheelchair ka, dipindot yung ano. Kailangan meron kang lisensya. Malay natin, di ba? Sabi dito, interviewin nyo muna si Mike Ube. Bakit palaging 8 minutes ang video niya? Bakit nga palaging 8 minutes? 8 minutes, tapos paikot-ikot, parang chubibo. De, para doon sa mga hindi nakakaalam, pag 8 minutes kasi, pwede ka maglagay ng ads sa gitna. So, for the ads, hindi for the views. For okay, the ads. Sabi ni Carlo News. Ayan, posibleng umanong lumala pa ang tingin ng publiko kay Pangulong Bongbong Marcos kung patuloy nitong iiwasan ng expose ng isang vlogger na nag-uugnay sa kanya sa illegal na droga. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Hindi sang-ayon ang political commentator at batikang mamamahayag na si Jay Sonza sa naging tugon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nang sabihin nitong peke ang dokumentong nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa illegal na droga. Ang viral ng dokumento ay sinapubliko kamakailan ng political vlogger na si Maharlika. Sabi ni Sonza, kung talagang peke at gawa-gawa lamang ang expose ni Maharlika, ay dapat na nagsampa kaagad ng kaso ang mga ito laban sa vlogger. Hindi ho ito ordinaryong akusasyon na ay, nambubuwala yung presidente, yung ganon. Or hindi tama yung policy. Ito ay mismong pagkatao na nang namumuno sa isang bansa. Isang nakakalungkot na pangyayari ito na dapat siguro hindi na natin basta baliwalain. Batay sa dokumentong inilabas ni Maharlika, lumalabas na noong March 10, 2012, target sa isang operasyon ay isang Bongbong Marcos Jr. alias Bonget, isang sikat na babaeng artista at ilang iba pa sa Unit 46C Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. Nakasulat rin dito na kaya nagkaroon ng operasyon ng PDEA ay dahil mayroong sumisinghot ng ilegal na droga sa nasabing lugar. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Sonza na si BBM lamang ang makakapagpatigil sa naturang usapin. Wala kang choice dito eh. It's either, kinakailangan patunayan mo na hindi totoo. Or kung totoo ito, medyo malaking problema. Kasi pag hindi pwedeng hindi nasagutin ito ng Pangulo. The more that they will ignore this, dadaan ng mga araw, ng mga linggo, lalala ito. So ngayon, wala pa rin direktang sagot o pahayag si PBBM kaugnay sa naturang issue. Sabi pa ni Sonza, kahit na ang palagi ang pagbiyahe ni PBBM sa ibang bansa para makahikayat ng mga mamumuhunan ay mababaliwala dahil walang matinong dayuhang mamumuhunan na pupunta sa Pilipinas, mga ngapital, because you have a president na sangkot sa illegal drugs, no? Walang matino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Napakainit talaga niyang usapin na yan.
dyan sa expose na yan ni Maharlika, no, yung kanyang mga dokumento. Pero tama si Jason sa Oo, hindi dapat denial lang. Kailangan talaga magsampa ng demanda itong mga kinauukulan kasi mantaki mo nagli-leak yung mga dokumento nila nang hindi nila nalalaman or kung hindi man totoo yung dokumento na kumakalat ngayon sa social media, mas lalong dapat silang magdemanda, di ba? Dahil pinipeke yung dokumento nila di ba? Dapat may action dyan. Hindi pwedeng deny ng deny ng deny. Mo, bakit hindi sila nag-didemanda? Ano? Hindi, meron akong nabalitaan na inaayos na daw. Nagdedemanda na daw. Ngayon, hindi natin alam kung totoo o lip service. Abangan natin. At yung, sa tingin mo ba, Banat Bay, yung panawagan nila na magpa-drug test ang presidente, well, sabi nga nila, public trust yung, kumbaga, nagpapaikot dyan sa, ano, ay, nako, ayan na pala. Pamaya na natin yan ulit, dire-reactionan. Yan. So, nandito po ngayon si Governor Edwin Hubahib, ng Davao del Norte, si Kuya Gov. Kuya Gov. Kuya Gov, magandang gabi po sa inyo. Kuya Gov, hello, Kuya narinig Gov. Niyo po ba kami? Hello po, hello. Hello. Sila please. Hello. Narinig po namin kayo. Hello. Kuya Gov. Hello, Garci. Ay, hello. Nako, mukhang sinasabotahe yung ano. Mag-short break lang muna tayo. Ayan ha, magbabalik po ang programang Banateros. Banateros, yes! Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Congratulations, Banat Bay, Coach Oli, and Boss Dada sa inyong new show na Banateros sa SMNI every Tuesday and Thursday, 8 to 9 p.m. Ipaglaban natin ang katotohanan para sa ating bayan. Mabuhay kayo. May God bless you. Congratulations, Banateros, sa new show niyo sa SMNI. Mabuhay kayo. Yan ang Banateros, yes! Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Yan ang Banateros, yes! Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Iyan po, Gov. Edwin Hubahib ng Davao del Norte. Magandang gabi po, Coach Oli, Banat Bay, Boss Dada TV, Banateros Brothers po. Ayan. Hello, hello po. Naririnig niyo po ba kami, Gov? Kuya Gov. May kabaluan. Kabalo. Parang hindi naririnig. Oo, parang hindi pa yata tayo naririnig, ni Gov. Ah. Ayusin lang natin yung reception, no? Ayan. Pag-usapan muna natin, ha. Bigyan nyo ng background siguro para maintindihan ng iba. Kasi ito'y sobrang tahimik ng ibang media tungkol dito. Nagkakagulo na ho dyan, patience, yung mga media nag-i-enjoy lang sa buffet nila doon sa United States, di ba? Magbasa tayo ng text message habang inaantay natin si Gov na maayos yung kanyang reception. Ayan. Si from Elimi Mate. Keep strong at may paninindigan basta sa katotohanan at para sa taong bayan. Ingat Banateros, boses kayo namin. Shout out from Hong Kong. Oy, mga kababayan natin dyan sa Hong Kong at sa iba pang panig ng mundo. Banateros Worldwide, magandang gabi sa inyo. Alam mo,
di ba nung unang rally sa Davao din, may sumabay. Yung bagoong ano yon? Bagoong Pilipinas. Oh, okay, okay, may okay. Sumabay. Oh, eh ngayon eh di umano, sinasabi po to ng marami, hindi ako nagsasabi ha. Eh natakot daw sila yung susunod ngayon. Baka mag ano na naman daw si PRRD ng bangag-bangag, etc., etc., no? So, bakit hindi na lang kayo sumabay ulit ng rally gaya ng dati? O, rally kayo ulit dyan sa Manila habang meron sa Davao. Eh, okay lang. Freedom of speech. Magsalita kayo dyan, magsasalita sa Davao. No harm foul. Pero nagsasabi din sila, ha? Meron ding mga nagsasabi na mga vloggers na baka dyan daw ilabas yung video na naman. Ilabas mo na kasi Banat Bay. Eh, paano yung labas ni Banat Bay ng video? Bakit? Video na yan? Oo. Kailangan nyo pa ba yung video para paniwalaan yung sinabi ni PRRD? Ganun ba tayo ka... Kaya sinasabi kong paulit-ulit eh. Sinabi na ni Pangulong Duterte 2022, di naman kayo naniwala. Gusto nyo ngayon lumabas yung video. Pag lumabas yung video, alam na naman natin sasabihin, AI yan, luma na yan, ganyan-ganyan. Tsaka ang bilis na mamatay, ang bilis na mamatay nung mga expose. Grabe, dahil syempre, hindi naman pipick upin ito ng mainstream media. So nakita nyo naman, di ba, yung napaka malaking pasabog ng patungkol dyan sa papeles na mga nagsisirculate sa social media, wala na, no? Parang lumabnaw na kaagad. Diyos ko po. Sabi nito, eh yung mga nagpupunta nung sumabay doon sa Maisog, yung rally sa, saan ba ito? Sa Luneta ba ito? Eh kung walang ayuda, walang pupunta. Eh alam naman magpa-ayuda na naman sila. Busi na naman nila pera natin. Di ba? Kawawa naman tayo niyan. Kaya sana wag na kayo sumabay. Pero hindi ba dapat ang iniimbestigahan ngayon? Yung mga umamin na mga vloggers na binabayaran sila? Ay nako! Malaking bagay yan. Iimbestigahan ba nila yan? Wala silang pakinabang. Pag iniimbestigahan, mabubuking lang kung sino nagbibigay ng ayuda ng ano dyan, sa mga vlogger na yan. Lalo na yung ano, yung hawig mo. Sino? Si Makagago. Si Oo, si Makagago. Hindi, pangalan ho yun, ha? Hindi ho ako nagmumura. Umami na siyang bayaran siya. Kita mo, nag-disappear bigla. At siya daw ang highest paid. Oo. So, ibig sabihin... Hindi, siya daw ang highest paid, pero mas mataas daw yung bayad sa akin. Ay, grabe. Paano kaya nangyari? Highest pero, ka, pero may mas mataas sa'yo? Umamin siya. Ibig sabihin, malaking ano yun, malaking bagay yun, na umamin ka sa isang krimen. Krimen yun, kasi kung ang nagbayad sa'yo, politiko... Mm-hmm. Saan kukuha yung politiko ng perang pangbabayad sa'yo? Anong sinabi ni Aimee Marcos doon sa kanyang statement? 400 million. Dapat imbestigahan ni Risa yan. Dapat. Pero dapat si Aimee. Nako, ayan na po. Magandang araw, Gob. Naririnig nyo na po? Naririnig ko na po. Banatiros. Mm-hmm. Nako, napaka-init po ng issue patungkol dyan sa nangyayari sa inyong probinsya, sa inyong Kapitolyo. Pero mukhang ano ha, mukhang sa SMNI lang yata mainit yung issue ninyo ha. Gob, bigyan nyo kami ng background kung ano po ang nangyari dyan, kung ano po ba yung kaso na kinakaharap nyo at kaya kayo ay pinabababa sa inyong posisyon. Itong complaint na to ay nangyari noong taong 2022, November. And complaint po ito ng isang board member in the name of board member Amit. At dahil po ito sa isang sasakyan na inisyo ko sa kanya under in my office. And then, ni-recall ko noong November 2022, pagkatapos pinagamit ko sa engineering office. Then, binalik ko naman noong December 2022. At itong complaint na to ng isang board, ni board member Amit, ay nasagot ko na po ito lahat noong taong 2022 din. So, after doon, wala na. Kumbaga, parang nasa amicable settlement na or dispose na po itong kaso. Saan po unang inireklamo ito, Governor? Saan po niya inireklamo initially itong tungkol dyan sa sasakyan?
Ngayon, nireklamo nila sa Office of the President. Ngayon, hindi man lang ako binigyan ng panahon para ma-defend ko yung sarili ko. Hindi man lang ako na-inform na may pinail sa akin this year, 2023, na itong na-complain ito ni Board Member Amit. So, bigla, nabigla lang ako kanina na may dala na silang order na preventive suspension signed by Executive Secretary Executive Secretary Bersamin. Bersamin. Bersamin po. So, nangyari po pala, sir, parang naagawan ng candy yung board member na yon at parang ano, bigla lang nainis sa inyo dahil pinagamit niya. Ito ha, linawin natin. Away, pinagamit bata lang pala to. Oo, pinagamit sa engineering. Eh siguro naman, mas pakinabang yung sasakyan na yon sa engineering kaysa sa kanya, eh para palang naagawan nyo ng candy. Kaya tuloy nagtatampo ng ganito. Tapos ngayon, nagsumbong. Abay, parang bihira, para palang bata ito ha. Nagsumbong sa Malacanang. Kaya nga nagsumbong, hindi man lang nila inalam na yung sasakyan ay isang buwan lang na nawala. Hiniram natin para ipagamit sa engineering at binalik at ni-receive din ng board member na to, at mula 2022 December ginagamit niya yung sasakyan hanggang ngayon. Ang tanong, ito bang si board member Amit eh hindi ba siya makakalabas ng bahay? Hindi ba siya makakapunta ng Kapitolyo? Mainit daw eh. O hindi ba siya makakapunta kung saan man niya gustong puntahan? Oh. Kung hindi itong sasakyan na to gamit niya? Bakit parang masyado naman pinalaki itong issue na to? Eh, dapat sa barangay lang. Ito naman, araw-araw naman, ito na ang kanyang ginagamit na sasakyan eh. No, pero ito lang ba sasakyan niya, Governor? Hindi ko po alam. Nung ni-recall ko po itong sasakyan na to, may sasakyan pa siya na lumang isyo mula pa noong mga previous gobernur na pinalitan ko. Eh baka walang aircon yun, Gob. Baka ito meron. Siguro walang aircon. At saka bago itong ni-recall ko, baka doon siya naggalit. Ay, siguro. Pinagamit ko sa engineering muna para... Siya alam pala. Inapin nyo nga naman supervise. Siguro. Kaya siguro feeling niya naapi siya, no? Kuya Gob, balikan ko lang yung reklamo tungkol sa inyo. Hindi ba kayo binigyan ng chance ha, makapagpaliwanag? Hindi dumaan hindi sa due po. Process? Hindi po dumaan sa due process kasi kahit ang Office of the President, hindi man lang pinalam sa akin na may complaint si Board Member Amit laban sa akin. At pati ang Office of DILG, hindi man lang nag-conduct ng investigation o pumunta dito. Bigla na lang para kayo para alamin kung ano ba ang totoong sitwasyon sa complaint na ito. Kuya Go, bigla na lang kayo sinuspinde. At kung biglaan, opo. Bakit po kaya, Kuya Go? Anong dahilan na nakikita niyo? Sa tingin ko dahil may coming na rally ngayong April 14 dito sa probinsya ng Davao del Norte, at inallowed po natin itong rally ng Hakbang Maisog at Defend the Flag. Siguro itong rally na ito ang nakita ko bakit biglaan ito na ginawa nila, dahil kanina doon sa pagbaba ng suspension order ay may kasama nga sinabi dahil bakit daw ako nag-establish ng coming rally dito para sa Hakbang Maisog dito sa Davao del Norte. Pero Gob, Kuya Gob, hindi ba nila naisip na pag ginawa, sinuspindi kayo, lalong mag-iinit ang taong bayan? Eh lalong lalaki itong rally, mas lalong maraming gustong umaten niyan. Yes po, hindi siguro nila naisip yan na mas lalong magalit ang taong bayan. At ngayon lang po, Banat,
Ngayong gabi lang po, nag-report sa akin yung dito sa PNP, Davao del Norte, may nakarating sa akin na may itong acting governor na in-install nila kanina, Vice Governor Oyoy, ito, kalyado talaga nila ito, ay nag-order na sa PNP na i-disperse na ang lahat na rally dito sa Davao del Norte, hindi payagan dahil wala daw mga permit. Kung may mag-gawa ng rally, hanapan ng permit, pag wala, ay kailangan i-disperse daw. So hindi na matutuloy? Kuya Go, hindi na matutuloy sa hindi. Hindi pa tuloy pwede. Tuloy pa tuloy rin tayo sa yun. Rally na to. Gob, matanong ko lang ano po kasi balibalita na kayo po ang nag-expose noong ayuda expose. Ay, nako. Nako. Sa tingin po ba ninyo malaki po ang impluwensya nitong inyong expose dito sa panggigipit sa inyo ngayon? Sa totoo po malaking dahilan itong pag-expose ko sa Ayuda scam ng DSWD AX program na pinalabas ko noong Senate hearing sa committee ni Senator Bato. At sa katunayan po, ang taong bayan ng Davao del Norte ngayon ay naghintay sa second hearing na ma-establish na magkaroon ng second hearing. Sa totoo po, itong in-install nila na acting governor ngayon, na itong vice governor ko at yung mga alliance niya na mga political elected dito sa Davao del Norte ay sila din yung sila din yung involved sa ayuda scam, yung mga tauhan po nila ang involved sa ayuda scam. Nako. At oo, ito sila ang tinuturo na ng mga witness na during sa pag-distribute ng AX ayuda ay ang mga tauhan nila ang kumukuha po sa pera. Kagaya nung ang na-receive ng beneficiary ay halagang 5,000 pesos ay binabawi po nila yung 4,000 pesos. Kinuha po nila. Sino po ang utak 4,000 niyan? Pesos bawat beneficiary. So, sino po utak niyan? At yang ayuda scam na yan. Ito po sila kasi sila man ang tauhan man nila lahat ang gumagawa. At sino po si Binyo? Itong vice governor at itong mga itong board member nako at po. Kasama nila na during po sa kanilang distribution, yung tauhan nila ang yun ang kumukuha sa mga pera, yun ang tinuturo sa mga witnesses na binawi ang kanilang pera na natanggap galing sa DSWD. At doon pa kinuha mismo sa Binyo kung saan binigay ng DSWD yung pera. Ego lang pinatalikod sa table at kinuha na yung pera. Bawat isa, tag 4,000 ang kinuha nila. So 1,000 na lang yung natira sa beneficiary. Yung mga sa estudyante na support program, 10,000 pesos yon, kinuha nila yung 9,000 pesos. Grabe. So lahat naman walang ligtas dahil yung iba nga na tumatakas na umuwi sa kanilang bahay, hinabol pa rin doon sa kanilang bahay. At may namatay pa na beneficiary dahil sa sama ng loob niya, inatake po, namatay dahil kinuha yung o binawi yung 4,000 pesos. Grabe. Ito pong papalit sa inyo, Gob, na yung vice governor sa tingin ninyo involved dito sa ano na ito? Sa sila po yung involved na, nagkataon dito. Nagkataon ba to? Sila po. Gob. Kasi isipin natin Banat. Bakit kaya ba gawin ng kanilang mga tauhan na disimbinyo nandoon sila? Doon kinukuha yung pera pagkatapos nilang magsalita, magsimula na mag-release ng pera ang DSWD. Tapos kunin nila ang pera. Nang kunin ng mga tauhan nila ang pera na tinatanggap ng mga beneficiary. So, masabi ko na ito sila ay involved sa kaso na to. Go. Pero mukhang ano eh. Pa.
mukhang kasalanan nyo pala talaga, kaya kayo nasuspinde dahil napaka-anis nyo. Bawal na ho kasi ngayon ang anis sa gobyerno. Kailangan scammer ka ngayon para tumagal ka. Eh, anis pala kayo. Kayo pala may kasalanan. Ba't nyo kinontra itong gobyerno to? Kaya nga po eh. Dapat kaya pala, namunakot na lang kayo. Ngayon ko lang naisip na galit pala ito sa... Galit pala ang gobyerno natin ngayon sa gumagawa ng tama. Dapat, kung alam ko lang, sumasama na sana ako. Pero... Balato. Pag... Hindi ko pa rin kaya eh. Grabe po yan dahil, ah. Hindi lang kalhatin binawas. Hindi ko rin kaya yan dahil... Alam nyo, kinakausap nila ko eh. Nung na-expose ko na itong problema na to. Pero hindi ko sila hinarap. Nag-invite sila sa akin na kausapin ako, at ang nag-invite pa sa akin ay staff ni Sub Anton Lagdamio. Pumunta siya ng Tagom para kausapin ako, at after na na-expose ko itong ayuda scam, pero hindi ko hinarap. Kaya sa tingin ko itong dahilan bakit na sobrang galit sa akin ito si Sub. Nagsisi po ba kayo ngayon, Gob? Sa mga nangyayari sa inyo ngayon, kayo po ba ay nagsisisi? Hindi naman po ako nagsisisi dahil nag-stand po tayo kung saan po ang tama bilang elected official, bilang leader ng probinsya, bilang governor, ay tumayo po tayo para sa mga biktima at sa mga naging biktima ng ayuda scam dito sa probinsya. At ito pang in-install nila ay involved ito, kasama ito sa na-investigahan. Kasama yung kanyang mga tauhan, yung talagang right hand niya, yun ang kumukuha sa mga pera. Abay, mahusay. Dapat siguro ma-explain nyo yan din sa rally. Magsasalita po ba kayo? Yes po. Mag-speech kayo doon? I-expose ko talaga ito. At sa totoo po, yung budget na... na-scam, yung budget ay galing po sa Tingog Party List. Ay, ako! Oh, yun na! Diyos mio! Ayan na nga ba, sinasabi ko. Sino utak niyan? Sino utak yan? Lagi mong gustong tanongin yung utak niyan eh. My goodness. Kaya nga, dapat ito, tanungin natin, sinong utak dito? Kasi lahat ng dinidistribute dito na pera ay galing sa Tingog Party List. Ang laki pa ng mukha nila, parang higante pa yun. Grabe. Malaki dapat pa kay boss na. Dapat mas nilakihan nyo yun sa inyo, Gob. Kung palakihan ng mukha pala ang laban, mananalo tayo riyan. Tingog, no? Tingog. Yung mukha nila, Tingog Party List, ang nakalagay doon sa tarpaulin, parang isang wall ng building. Oy. Yung kanilang tarpaulin, bawat pamimigay, nakalagay doon, Yeda Romaldez. Nako! Tapos, Congressman Yeda, mm-hmm. Speaker Martin Romaldez. Nako, malaki nga. Lagi na lang involved yung mga. At nandun din ang mukha ni Presidente. Mm. At yung mga local officials dito na tandem nila. Yung mga kanilang mga political elected dito sa Davao del Norte. Gob, ang... May nagtatanong po, kamusta naman po yung relationship nyo sa board member na nagkaso sa inyo? Alam nyo po, after noong 2022, December, nung naibalik ko yung sasakyan sa kanya, okay naman po kami, nakikita, nag-uusap, gano'n naman ang relationship. Hanggang ngayon, hindi kami nagkita na hindi ko pa naisumbat sa kanya na may pinail ka palang kaso sa akin sa Office of the President. Tapos, nagkita tayo last week, last 2 weeks ago lang. Kasama kami doon sa Island Garden City of Samal, yung founding anniversary. Hindi man lang ako kinalabit na sinabi na may pinail akong kaso sa iyo sa Office of the President, at napag-usapan na na preventive suspension pala yung decision. Mm-hmm. So okay pala kayo, tapos bigla-bigla na lang. Bigla-bigla na lang may ganun. Pero Gob, gusto ko lang po matanong patungkol, bumalik po tayo ulit dun sa may sasakyan. Saklaw po ba ng inyong kapangyarihan iyong pag-recall ng sasakyan na yan?
Yes po, sa totoo, under in my office po yung sasakyan na yon. So, discretion ko po yung utilization sa sasakyan. At kaya ako ay may authority talaga na i-recall at pinareceive naman sa kanya ng tama. Tapos, nung ibinalik ko, nireceive naman niya at ginamit niya. At wala namang kaming trouble after doon nung nasa kanya na yung sasakyan. At talagang nasa authority ko yung utilization sa sasakyan na yon. Eh bakit ganun? Natanggap niyo na po ba yung sulat ng DILG sa inyo? Kasi tila mo ang ikinakaso sa inyo ay misuse of authority, potential oppression, and the utilization of government funds to advance the interest of a private company. Sa tingin ko, yung statement ni Secretary Binhar Abalos po kanina na pinalabas niya ay iba yung sinasite niya na sinasabi niya ng utilization of public funds to the part of the private company, dahil sa tingin ko yun ang gipile nilang kaso sa akin o complaint sa akin na during nagpetisyon ako, sumuporta ako sa ginanap na rally ng mga negosyante at ordinaryong consumer ng electric cooperative dito sa Davao del Norte, dahil sobrang sama po ang dahilan po doon bakit nagprotesta ang mga consumer, mga tao, kasama mga negosyante, lahat-lahat. Kami dito sa Davao del Norte ay dahil sa sobrang sama ng serbisyo nitong electric cooperative, itong Danico Nordico, at sobrang mahal ang presyo ng kuryente. At sa katunayan nga, abot pa ng 6 hours to 8 hours ang brownout. At yung charges nila per kilowatt ay umaabot sa 15 to 17 pesos per kilowatt. Iba pa doon yung charges nila sa system loss. At another charges pa na ang dami. Kaya hindi na maintindihan ng taong bayan at nagreklamo na po ang lahat ng consumer. Especially na ang mga malalaking negosyante o mga middle and small entrepreneur. Dahil bagsak po ang negosyo. Kaya as governor, ay ginanap po namin ang rally para marinig ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na sana mabigyan ng pansin ang problema namin at mabigyan ng bagong supplier ang electricity dito sa Island Garden City of Samal ng Distrito of Davao del Norte at First District of Davao del Norte. Kaya ginanap namin yung malakihang rally in support din sa mga House Bill ni Congressman Pantaleon Alvarez, Congressman Nograles, Congresswoman Nograles, at Congressman Zamora, Congresswoman Zamora at Congressman Duhali. So sa tingin ko wala naman siguro, may mali ba doon? Parang sa tingin ko wala namang mali doon sa ginawa po namin. At ginamit po namin, siyempre kasama ang buong empleyado ng Kapitolyo, dahil lahat ay biktima dito sa serbisyo ng kooperatiba, ay yung mga department head doon sa rally, dinala yung mga sasakyan nila. So ito yung ibig sabihin po sa statement ni Secretary Binhar. Sa tingin ko po, ito yung pinalabas nila at binanggit nila sa statement po ni Secretary Binhar Abalos. Baka yun ang mali, Gob. Yung inyong pagtulong sa mga ordinaryong mamamayan. Baka yun yung nakikita nilang mali. Hindi po kaya. Yun nga eh. Pero Gob, ayaw yata ng tama. Ayun na nga, masama ito. Ang gustong, kung gumawa ka ng tama, parang galit yata sila. Parang ang gusto yata nila yung mali, doon tayo. Yun ang tama. Ay, yun ang gusto nila. Tayo pagka ganyan. Di kayo sumasama sa jamming siguro. Kaya nagagalit. Dapat sama din kayo minsan sa jamming.
Yung tugtugan, so, kantahan ba? Diba? Baka marunong kayo mag-drama. Wala so, po ano? Ako niyan. Ah. Pero Gob, ano po bang stand nyo ngayon? Hindi kayo bababa kahit na nagbaba na ang gobyerno ng order na kayo ay sinususpindi ng dalawang buwan. So, paano po yun? Diyan na kayo titira niyan, Gob? Dito, kasama po ang aking legal panel at ang taumbayan ng Davao del Norte, ang ating mga supporter. Ngayon nga, ang laki ng prayer rally ngayon na nangyari dito sa loob ng Kapitulyo na gusto po, ako bababa naman po kung may tamang dahilan at may tamang proseso sa investigasyon. Dahil gusto po natin, dahil nagtrabaho tayo ng maayos, gusto ko lang po na magkaroon ng pantay-pantay na desisyon. Dapat magkaroon ng tamang hearing bago nila ipalabas ito. At hindi ba natin masabi na ginagamit nila yung power nila to harass the politician na nagtrabaho ng tama. At ayoko nang gamitan lang tayo ng power tripping para ibaba sa pwesto natin. Gusto ko may tamang desisyon at pamalakad. May tamang investigasyon. Hindi lang akong parang nilagyan ka ng kindi sa bulsa tapos i-charge ka na ng isang kasalanan. Tanim kaso. Parang hindi naman po tama. Gob, nilapitan po ba kayo ni Speaker Romualdez para bigyan ng calamity fund para sumuporta sa PI na yan? Sa totoo po, hindi po ako nalapitan kasi noong pag-umpisa nilang magkampin dito sa People's Initiative, ay tumayo po ako against the signatures campaign. Naku. Of People's Initiative. Eh, kayo po may kasalanan. Tumayo po ako doon sa Senate hearing na ginanap dito sa Davao City. Mm. So, parang tinik ako sa tingin ko, tinik yata ako sa kanilang lalamunan. Oo nga eh. Gob, sa tingin ko kasi next time, hahalik din kayo sa puwet ni Tambaluslos para hindi kayo nasususpend. Kasi eto si Tambaluslos, bawal tinatanong yan. Parang Panginoon yan eh. Baby yan. Oh, hindi pa pwedeng tanongin. Ito yung huling nagtanong dito. Diba, kinulong nila sa Senado. Mm-hmm. Oh. Tapos ngayon, eto na naman. Medyo hindi kayo umaagree dun sa PI, kaya binuhay yung kaso sa inyo. Sa susunod, Gob, oo, siguro na lang kayo ng oo nang matapos na yung ano. Kasi ganyan sa gobyerno natin ngayon, talagang walang pag-asa yung mga Ito, sinasabi lang naman ito ni Gob, dahil nasa ano po natin to, nasa batas po natin, Article 3, Section 1, di ba? Na lahat dapat ay dumaan sa due process of law. Hindi po pwede yung hatulan mo lang ang isang opisyal nang wala man lang pinagdaanan due process. Eh sabi nyo nga, hindi po kayo natanong man lang o hiningan man lang ng paliwanag, basta na lang po kayong sinususpindi nitong abalos na ito. Naku po. At saka ang kakaiba dito, Banagbay, si Gob ay kapartido ng ating presidente. Naku! Patay tayo, nalaglag tayo dyan. Kapartido pa pala? Ba't naman ganun, Gob? Kapartido nyo pala to si, si Pangulong Marcos? So nagsisisi po ba kayo? Nagsisisi po ba kayo na kayo ay naging parte ng partido na yan? Partido Federal ng Pilipinas. Sa totoo po, Banat, yung sinabi niyong maghalik ako sa puwit. Maghalik ako sa puwit ni Tambaluslos. Eh kung gano'n na lang sana, hindi na lang tayo pala mag-eleksyon. Ay tama. Halika na lang sa puwit. Kala ko mag-lipstick. Halika na lang. Ha? Halika na lang tayo sa puwit nito para tapos na ang laban. Kaya alam nyo po, Banat, hindi ko kaya gawin yan dahil ay binuto po ako ng taong bayan dito sa Davao del Norte. Yun. Kaya panindigan ko po yung pinanumpaan kong tungkulin na magserbisyo ako sa kanila ng tama at maka-Diyos, makataong panungkulan. At ito po ang pinanindigan natin. Dito po tayo tumayo para sa taumbayan. Yung tamang panggobyerno ang gusto po natin. Dahil
ang dami ng problema ng ating bansa. Masyadong kawawa na po ang ating mga kapatid, kababayan natin, mas lalo na mga kababayan natin na naghihirap, yung mas lalo na yung mga nasa laylayan, na sila po ang palaging biktima kung ano po ang ginagawa ng isang elected official na hindi mag-deliver ng magandang serbisyo at puro lang korupsyon. Kaya po, sa time ko na nabigyan akong chance na maging gobernador dito sa probinsya ng Davao del Norte, ay pinagsikapan po natin na may magkaroon talaga ng totoong pagbabago ang ating pagbibigay ng serbisyo bilang public servant dito sa probinsya ng Davao del Norte. At tungkol po doon sa partido, na kasama po ako sa partido ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi naman ako magsabi na nagsisisi, pero masabi ko sa sarili ko na masakit para sa akin, dahil hindi na lang sana partido ang pinag-usapan, kung hindi ay tinitingnan sana kung sino bang nagtrabaho ng tama para sa taong bayan. At kung nasakripisyo nga ako na kapartido, paano na kaya yung hindi kapartido? Ganda na sinabi ni Gov, no? Hinalal siya ng tao, taong bayan, para magsilbi. Sa bayan. Hindi para humalik. Dada, Boss Dada, may tatanong ka. Ayun. So ano daw po ang inyong susunod na plano? May nagtatanong dito sa ating viewer. Anong susunod na plano ninyo? Binigay ko na po ito sa aking legal team, itong lahat. Okay. Pero kung hindi talaga pakinggan ng ating mahal na Pangulo, kasi bukas mag-file po ako sa Office of the President ng TRO at dismissal dito sa preventive suspension order na kanilang binaba sa akin kanina ni Secretary Bersamin. Kung hindi po nila pakinggan at tuluyan nila ako sa kaso ko na at idiin nila ako yung suspension, dahil itong in-install nila, nagsasalita na hanggang 6 months o hanggang tuluyan nila ako kahit ano-ano na daw ang i-file sa akin para hindi makabalik sa pwesto. May mga malabas na po dito na rumors. Isigaw ko na lang ang gawin ko. Ipagdasal ko na lang sila sa buong Maykapal. At ipagdasal ko na lang lahat ito sa Panginoon. Ang kung ano man ang kinahinanatnan nitong ginagawa ng administrasyon sa akin. Gob, di ba kayo po ay kilalang Duterte supporter? Hindi ko kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit kayo ginigipit ngayon? Ito po, kasama yan. Kasi malaking, yan, malaking involvement talaga, dahil ito nga sa coming na hakbang maisog rally na ganapin ngayong April 14 dito sa sports complex ng Davao del Norte, Capitol Ground, ay dahil dito, ito biglang lumalaki ang umuusbong ang init laban sa akin. Kaya ito talaga isa dito ang naging dahilan. Ang pagpayag ko na dito gaganapin po ang maisog rally. Kasi wala. Kasi by constitution naman, alam na po natin na walang pwedeng makapigil sa taong bayan kung magkaroon sila, kung may gusto silang iparating sa gobyerno natin. At yan po ay freedom of the priest, at lalo na sa atin na lingkod bayan. So Gob, marami ho nagsasabi dito na sinusuportahan nila kayo.
At sila nga daw ay pupunta ho dyan sa rally sa Sunday. Huling mensahe nyo po para ho sa mga kababayan natin bago po kayo tayo magpaalam. Sa ating mga kababayan, buong Pilipinas po, narinig nyo po at alam nyo na po ngayon ano ang naging situation ko. Hindi ko po ito inaasahan na mangyayari sa akin. Biglaan lang po ito. At alam naman po natin na itong binigay nilang order, suspension order laban sa akin ay hindi po ito karapat-dapat na gawin nila sa akin. Pero ang masabi ko po sa inyong lahat ay maging vigilant po tayo. Lagi po tayong manood sa mga issues ng ating bansa. Kailangan po na laging na nakabantay tayo sa mga pangyayari ngayon ng ating bansa. Dahil marami na po ang naging problema na tulad ng mga paglaganap ng drugs, bumabalik na po ang drugs kahit dito sa Davao del Norte. Grabe po ang pag-increase ng drugs problem. Nako yan. At dami pang mga criminal related situation na nangyayari ngayon. So may conflict pa tayo between China. Kaya po bilang gobernador ng Davao del Norte, ang masabi ko po na dapat ay tayo ay maging vigilant. Ito po at kailangan nakabantay tayo sa mga nangyayari ng ating bansa ngayon. At huwag po nating payagan na ang ating bansa ay bumagsak at mapunta lang sa wala ang pinaghihirapan ng ating dating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malaki na po ang malayo na po ang narating ng Pilipinas. Kaya huwag po natin sayangin kung ano po ang narating ng ating former president. At dapat po magtutulungan po tayo lahat na ikasa at tutulong po tayo na hindi babagsak ang ekonomiya ng ating bansa at mamanatiling peaceful po ang bansang Pilipinas at safety po ang ating mga bata, safety po ang buong taong bayan ng bansang Pilipinas. Maganda ho sinabi ni Sir. Maraming salamat po, Kuya Gob, sa uulitin. No? Kita-kita ho tayo sa Linggo. Maraming yun. Salamat po. Mm-hmm. Ayan. Sa iyo po, Sir. Dito sa Davao del Norte. Banat. Ay, Sir. Sige po, kita-kits. Ayan. Ano ho bang, kayo, Coach Oli, tsaka Boss Dada, anong inyong panguling mensahe sa mga kababayan natin? Ito ay di umano, isa na naman pong tanim kaso. Ha, maging mapagmatsyag po tayo dito. Sabi nga ni Kuya Gob, mag-observe tayo ng matindi. Sino kaya ang tanong dito? Kasi hindi pa yan natatapos dito. Sigurado ko, may kasunod pa yan si Kuya Gob. Nako, delikado. Sino ang isusunod dyan? Ako, nararamdaman ko yung nararamdaman ni Gob na ginagawa mo yung iyong sinumpaang tungkulin, tapos ganito pa yung nangyayari sa'yo. So talaga namang kahindik-hindik. Ito yung horrifying. Ito yung totoong horrifying. Hindi yung kung ano-anong horrified sila. Nako, Diyos ko po. But laban lang tayo, syempre. Kung matatakot tayo, wala na. Sino nang tatayo, di ba? Lahat na lang magiging corrupt. Kasi yung mga matitino, kinakasuhan. Mm-hmm. Sabi nga nila, nagtatagumpay ang mga demonyo pag ang mga mabubuting tao ay hindi pumapalag. Kaya dito lang sa SMNI, patuloy tayong ilalantad ang mga kawalang niyan ng ating ilang mga opisyal. Kaya kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ako po si Banat Bay. Ako naman po si Coach Oli. At ako po si Boss Dada. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.
dito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Panatero, yes. Walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Panatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Panatero, say walang makakaawan. Yan ang Panatero, yes. Walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Panatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Panatero, say walang makakaawan. Congratulations, Banatbay, Kuali, and Boss Dada sa inyong new show na Banateros sa SMNI every Tuesday and Thursday, 8 to 9pm. Ipaglaban natin ang katotohanan para sa ating bayan. Mabuhay kayo. May God bless you. Congratulations, Banateros, sa new show niyo sa SMNI. Mabuhay kayo. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. This is SMNI News Channel, Truth That Matters. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong buntag, mga kapartner. Magandang araw sa buong mundo. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Pulso ng Bayan. Hihimayin ang mga pangunahing isyu sa ating bayan. Susuriin ang... Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.